Yung tatlo na yun ha, walang abono ha. Yan ha, yung sumunod sa'yo. Yan, wala yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pinitak, walang abono. Walang organic. Wala, wala. Yung sumunod, isa, dalawa, tatlo. Walang ilalagay na organic. Ang treatment po natin dito ay zero abono method at meron tayong pure organic fertilization method ng Jasmine 479 na Dapog System. Today is August 31, 2023. Itinanim po natin yung ating dapog noong August 17, 2023. So most probably, gaano na ba katagal yon? So basically, 16 days from the time na itinanim po natin itong ating dapog ay 16 days na po, no? Wala po tayong nailagay na paupo o yung tinatawag na surface application sa kadahilanan na unang-una nung time kasi na magpapatanim ako dito, magkakaroon po sana ito na tinatawag na planting festival. So marami tayo sanang invited. Hindi po natuloy yun. Gawa ng sobrang busy natin at nagkaroon ng mga komplikasyon sa mga schedules. So instead of maglalagay tayo ng surface application, hindi ko po nilagay yun kasi nga po yung mga bata sana ay maghahabulan dito sa putikan. So hindi po natuloy yun. Kaya po, kasi nga nakakaawa naman kung may organic tapos meron dyan sila maghahabulan. So hindi pa ako naglagay ng surface application. Ang rate po ng paglalagay ko ng organic fertilizer is nakabase sa 25 bags per hectare na lang ito. Kasi nga po ito ay fertile na po yung lupa ko dito. Hindi ko na kinakailangan sobrahan ng Everlast Organic Fertilizer. Kaya nga meron na po tayong tinatawag na zero abono fertilization method. Yun, kabilin-bilinan ko sa kanila yon na wag lalagyan ng organic. So may tanda na po yung tatlong pinitak na wala pong nakalagay na organic. So ito po ay isa maliwanag na katotohanan na hindi na talaga natin kinakailangan yung synthetic fertilizer. Magtsatsaga lang po tayo at sa pagtsatsaga natin, nakakaminos pa tayo sa gastos. Yun namang ani, marami nagtatanong ng ani. Ito po ay hindi po bumababa tayo ng 120-140 per hectare. Kung inbreed, sa hybrid naman yung demo natin nakaraan ay umaabot po ng 210-220 per hectare ang iba-ibang klaseng hybrid. Pero ang mas exciting po dito yung part na hindi po natin nalagyan ng kahit na anong impluensya ng organic. After 3 years ng dire-diretsong paggamit natin ng organic fertilizer, yung Everlast, yung bioenzyme na nilusaw natin, yung mga dayami, yung mga damo, pinaganda natin yung putik, ginawa nating humus, yung ordinaryong lupa. Kahit nga mabuhanging lupa, nagiging humus, nagiging pagkain, kumbaga nasisip-sip ng root hair yung pagkain na yan. Eh after 3 years na ganyan, na dire-diretsong ganyan, eh parang naging damo na yung palay. Yun po yung aking principle na pinapairal po dito. Hindi rin po ako nakapaglagay ng pre-emergent herbicide doon sa after po na nagtanim tayo. Dapat po dati naglalagay po ako ng butachlor. Yun po, medyo nawala sa isip ko yun kasi iniisip ko nga, binigyan na rin kasi ako ng Salvador herbicide. So meron din tayo rito ng sample, ng sample lang po yun, binigyan tayo ng sample ng Jardin Distributions Incorporated, binigyan din po tayo ng FMC ng Pi Zero. So wala tayong problema sa damo, di ba? Pero hindi ko naisip na supposedly dapat nang lagay pa rin tayo ng pre-emergent herbicide for yung tinatawag natin na mga sisibol na mga seeds ng palay. So kinakailangan ko pang ipatanggal yung mga palay na sumibol kasi nga ito may mga hybrid na mga palay ito dati. So kailangan ko pang ipatanggal yon, yung mga drop seeds. Pero sa susunod po, kung kayo at lalo na gagawin niyo po sa seed production, make sure na pagkatanim na pagkatanim, kinabukasan, mamasa-masa, maglalagay po kayo talaga ng butachlor para maiwasan niyo pong sumibol yung mga drop seeds. So yun yung medyo na-miss ko doon sa protocol na ginawa natin.
So yun nga po, no, kung personal nyo pong makikita is napaka berde-berde yung dahon, wala pang abono. Tandaan nyo po, wala pang abonong organic yan. Ngayon pa lang po tayo nag-organic. So after po ng 2 days, 3 days, ibang-iba na po ang itsura niyan. Sa paglalagay po natin ng Everlast Organic Fertilizer. Ito pong Everlast Organic Fertilizer, ito po yung hopefully in due time ay magiging commercially available na po sa inyong mga tindahan ng mga agri-supply dyan sa mga inyong mga lugar. Very excited na po ako na maging available po sa inyo yan. So yung nakikita nyo po ngayon ng mga berde-berde na yan, ng mga palay, yan po ay ngayon pa lang yan magkakameron ng Everlast Organic Fertilizer. Ito po, ito namang inaabunuhan ngayon, yan po ay yung tinatawag na direct seeding. Yan po ay halos di pa masyado makita yan kasi napakadalang yan, na kinain pa ng ibon yan. Pero yan po ay magsusuhi ng kasing kapal din halos ng sa tanim. So titingnan po natin ulit itong ating mga demo na to, at everyday ay i-update po namin kayo dito sa ating pure organic fertilization method, zero synthetic. Tapos meron tayong zero abono method. Yun po yung ating update sa inyo for today. Thank you very much mga ka-greet. This is August 31, 2023. Thank you very much mga ka-greet. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Noel Agri TV Farmers ang bida.